Brothers on the Wheels, what's up? Alright ba tayo dyan, mga brothers? So nandito tayo ngayon sa Rusi Subic. Yan, ito po yan sa, dito po yan sa 97 National Highway, Calapan, Dayan, Subic, Zambales. So kung taga dito po kayo sa Subic o malapit kayo dito sa bayan ng Subic, pwede nyo pong bisitahin ang showroom ng Rusi dito, no? Hindi naman po ganun karamihan yung pinaka-stock nila dito kumpara doon sa main branch sa Olongga po. Pero pwede nyo naman nilang orderin yon kung sakaling dito nyo gustong ilabas yung mga motorcycle units nila. So ngayon, andinayo natin dito mga brothers. Ito yung continuation ng ating serye pagdating sa Pantra Bikes. Yung mabenta nilang Pantra. Ito nga yung Macho Series. Kaya tapos ang ikutan natin yung 175cc. So by the way, meron silang apat dito na units na Macho. Dalawang 150, ito yung blue at saka yung black. And then dalawang red, which is etong TC175 na Macho. So yan ang pag-uusapan natin mga brothers on the wheel. So wag na nating patagalin mga brothers. Like, banatan mo. Drop the beat. So mga brothers, yung body design ng Macho 175, ito pa rin naman din yung sinasabi ko nga na traditional na Pantra bikes natin mga brothers. Although medyo nabago lang yung pinaka side fairings, ayan. Good thing, dalawang pares yung shock niya sa likod. Maganda rin yung pagkaka-design dito ng muffler guard ng Rusi. Chrome, and then nag-highlights dito sa front fender which is chrome din. Ayan. Tapos yung rear fender niya chrome din. Ayan. Yun yung gusto ko dyan. Nagbibigay classic nating digan sa isang motorsiklo. So, sa makina may mga fart din na chrome all the way dito sa kanyang handlebar. Ayan. Dito rin yung makikita rin natin sa kabilang side yung dalawang pares ng rear shock. No? So bali apat po na piraso yan. So dalawa-dalawa. Alright. So wala namang ano na dito eh. Though may cowling din, iba rin yung shape niya, pero ito yung traditional cowling ng mga Pantra bikes na mga nakita nyo dito sa serye natin. Ayan. So ngayon mga brothers, usapang inspection na tayo para makita natin detail by detail kung ano ang ginawa dito ng Rusi at ang paano ang mga kinabit nilang parts at build quality. Alright. So mga brothers, as usual, uunahin natin dito yung pinakamukha ng motorsiklo. Dito sa harapan, nagustuhan ko rin naman yung design o pagkakagawa dito ng headlight cowling. Iba yung tapyas niya mga brothers eh. Yung plastic, malambot siya. Ayan, no? Hindi siya makunat, marupok siya mga brothers. No? Parang ikaw, ayun lang. Ang angas mo ah! So ito pag halimbawang nabibend lang siya, no? So hindi basta-basta magka-crack o mababali ang inyong cowling dito. Ayan, meron siyang shock o absorption pagdating sa mga impact. Ayan, may sticker ng Euro 3, and then meron siyang sticker dito ng white and red na color. Merong Macho na letters dito sa harapan. Ayan, pagbaba dito mga brothers, makikita natin yung kanyang ordinary lang naman na headlight na bulb type, and also wala siyang park light. Hindi ganun kalakihan yung headlight na nilagay dito ng Rusi, pero kwadrado po ito o parihaba, no? Siguro may hinaang ka dito mga brothers. Much better kung kukuha ka nito, palitan mo na ng LED para mas lumakas yung bato. So kung ulang pa rin, lagay ka ng mga mini driving light. Yan. Turn signal lights niya, medyo modernized na yung forma, at the same time flexible ito. Ayan, may rubber dito, no? So talagang hindi ito basta-basta mababali. So kahit mabangga mong ganun, okay lang siya. Safe na safe na. Safe na safe kayo. Safe ako dyan. Sige, dalhan mo.
May air ventilation dito mga brothers papunta sa makina, which is nakakatulong maglamig, at doon sa likod ng cowling nandoon yung malit niyang busina. May logo pa rito ng Rusi, just like Honda. Hoy! Come on, you are... Oh. Merong reflector magkabilang side, ayos na ayos. Front boots niya kagaya rin sa mga ibang Pantra bikes, which is good, nilagyan ng Rusi nito para dagdag proteksyon, no, sa ating front suspension, which is etong ang hydraulic telescopic fork. Tapos yung fender niya, gusto ko rin yung approach dito dahil ito e chrome na, no, nagbibigay tindig sa pagiging classic niya o Pantra bikes niya. Yung hub niya standard lang naman din yung laki na light silver ang kulay. And then marayos niya, makapal din ang nilagay, no? Bagay na bagay para maging Pantra bikes natin. And yung rim niya is nasa 1.75 lang to, 1.8 inches lang ito. And then ang dimension niya is 17 inches na. Meron itong size na nagulong pagdating dito sa harap na 2.75, which is yun naman yung standard na makikita natin sa mga Pantra bikes. At ang syempre ang kanilang brand, ang Yongxing China. Alright, tube type dito mga brothers, ano? Dito naman tayo sa kabilang side naman. Ayan. So dito makikita natin yung kanyang drum brake, no, mga brothers. So, mga caliper nito galvanized lang naman yung ginamit, no. Ito yung cable ng brakes, ito naman yung sa speed meter na may goma dito. Ito yung pinaka sinasabi ko kanina, yung reflector niya sa gilid. No, yung chassis niya, okay naman din yung pagkakapintura, gloss finish, which is good thing. Ito is naka double cradle na po na frame chassis, no? So less assured po na ito hindi ganun ka-vibrate dahil yung kanyang setup ng chassis. Okay, yung pinaka frame niya, ito yung frame number, oh. Gaganda rin naman yung mga banat dito ng hinang, no? Kaliskis. Meron pa rito parang pinaka tie wrap yung mga kable, no, para hindi siya kalat, no, which is good, nagbibigay linis sa motorsiklo. Ito yung takip ng pinaka Euro 3 niya, oh. Ayan, meron yan dito, ayan. So hindi basta-basta ang madudumihan o mababasa pagka nasa kalye ka na. So yung makina, nagustuhan ko rin dito yung approach ng Rusi dahil yung kulay, no, nagkukulay na talaga ang Rusi nito, no. Masasabi ko na parang light brown or ano bang kulay ito, no. Parang bronze ang dating ano, which is parang pag nakita mo eh, uy, kakaiba, di ba? Tapos yung mga ginamit na tornillo dito sa engine support stainless na rin, no? Pati dito sa mga makina niya. Meron pa rito ang logo ng Rusi, chrome yan. Pagdating dito sa starting motor, meron chrome din ito, no? Nandito yung fuel cap niya mga brothers, naka-off siya ngayon. So sabi ko nga, pag binaba mo, reserve, pag dinas mo, on. So ngayon, naka-off siya, nasa gitna. Ito yung kambyuhan. Maganda na rin dahil chrome ito. Okay din naman. So meron itong limang cambio na rotary, dagdag bawas kung tawagin natin. Yung tapakan ng pinaka rider dito sa pinaka left na bahagi ng motor o kaliwang bahagi, tama lang naman yung lapad para sa mga Pilipino, no? Ito yung fender. Okay din naman yung kapal niya. Yung pagkakapulan niya mga brothers, okay din naman yung pagkakapinish. May sticker dito ng Rusi Macho TC175. So TC talaga ang mga model nila pagdating sa mga ganitong business type motorcycle. Miski noon pa, way back 2008, mga ganyan, 2007, ito na talaga na. I remember, ito yung una kong motorsiklo sa Rusi. And then dito yung tangke pula na rin. And then may sticker dito ng Rusi. Sana ito ginawa na lang nilang ano, dark silver, no? So ito pa rin kasi yung traditional na sticker ng Rusi na nilagay nila dito sa mga Pantra bikes. And then may linings dito ng sticker na black and white. And also kasama na rin ito sa pinaka top coat ata ng tangke. So hindi ito basta-basta matatanggal kahit tumagal, no? So ito yung side stand. Ayan. Ito yung center stand. Itong tapakan dito ng pinaka-back ride niya, hindi siya diretso, no? Siguro pag ito binili mo, pwede mo na lang pabago sa mga mekaniko ng Rusi. Yung pinaka chain guard niya, matigas, ah. Ayan, no? Makunat. Oo. So ito, madali itong mabali, pero safe naman ito kasi hindi naman ito natatamaan once na nababagsak may motor o ma-aksidente ka. Pero maganda naman, okay din naman, parang kala ko nga bakal na eh. Oo, ito yung swing arm niya, maiksi lang naman, pero quality naman yung pagkakagawa at pagkakabanat. Yung kulay ganun din. Itong gusto ko dito sa Macho 175 mga brothers, dalawa na yung pinaka-shock mo, di ba? Ayan o.
Pero sad to say, non-adjustable ito. Pero kung ito, ilalagyan mo na ng sidecar, hindi ka na bibili ng another na isang pares ng shock. Ayan. So kung gagawin mo namang single, dahil single ka, joke lang. Pwede mong tanggalin yung isa. So meron ka pang reserba, no? Oh, malaking bagay 'yan. Magkano rin ito, mga brothers? 1,000 rin 'yan, isang pares niyan. Then yung sprocket niya is 45 teeth. Ayan, sa harap. Kulog has to. And then dito sa harap, sa likod, sabi ko. Malituloy ako sa likod. 45 feet. And then, doon sa harap niya is maglalaro ito ng 14 o 15. Pag kasi ka, pag 14 ka, more on dulo ka, no? So, patag, no? So, kung pag ito 15, balance, 3.0. Meron kang hatak, meron kang dulo. And then, yung pinaka-kadena na ginamit dito is 428 H na po, no? Heavy na siya, which is tamang-tama para sa mga Pantra bikes. Yung tire size dito sa likod is 3.0. Mga brothers, by 17 inches din na rim. Makapal din yung ginamit dito na Rayos. So hindi ito basta-basta mababali. Yung turn signal lights niya rito, mga brothers, ganun din, flexible din. Madali mong i-flex-flex. So mayroon pa dito, pagdating dito sa likod, makikita natin yung plaka na ng Rusi, nilalagay na nila yan, no? May nakalagay dito, Rusi Motorcycle Jan 336, no? Sabot-sabot lang o yung sinasabi nilang usap-usap lang. Ito yung fender extension sa rear. Ayan. Pero tatanggalin mo yan pag nilagay mo yung bagong plaka. Pag na-approve yun sa Kongreso, ang sagwa talaga. Just stop! This needs to stop now. Yung taillights niya, mga brothers, ordinary lang naman, wala namang special dito. And then yung pinaka-design din naman, ito rin yung naman traditional na taillight ng mga Pantra bikes. And then yung carrier niya, maliit lang naman, no? Ito yung isa sa mga masasabi natin na hindi na-improve dito ng Rusi, maliit lang, mga brothers. Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. Which is parang pag ganito yung carrier mo, pan tricycle lang, no? Sa single, maliit na kaunti may malalagay mo dito. Ayun, yun lang, no? So turn signal lights dito sa kanan, ganun din, flexible din, bulb type din. Yung rear fender niya, chrome lang din naman. Yung kabilang side ng gulong, 1.6 lang pala ang inch ng diameter ng rim nito. Siguro doon mga 1.5 sa harapan, mas maliit. Ganun naman eh. So drum brake din ang likurang gulong. Mga brothers, ito rin yung dalawang piraso ng shock dito sa kabilang side. Non-adjustable po yan. Ayan. And then, ito yung tambucho niya. Flat black finish po ito, mga brothers. And, siyempre, high tempered na ito. No? Good thing nilagyan ng Rusi dito na maporma na muffler guard na chrome ang kulay. And then, may logo rito o naka-engrave dito yung brand ng Rusi. Oh. Aling bolts na lang din ang ginamit o aling wrench kung tawagin ko ang ginamit dito na tornilyo. Magic. Ito yung tapakan. Ito nga yung sinasabi ko, hindi pantay, no? Siguro pag gumawa kayo nito, papantay nyo na lang sa mekaniko kasi mahihirapan dito si yung mga back ride nyo, lalong-lalo na si Commander. Swing arm nyo dito sa kabilang side, okay din, nakalabas na, madali mong punas-punasan, linis-linisin. Kung sakali. Ito yung side fender, okay din naman. Tama lang naman yung kapal. May sticker din dito ng Macho TC175 at may linings ng black, red, dark gray. Okay naman, no? Nagbibigay highlights. Ito yung kickstart. Madali naman engage, oh. Kinakamay ko pa lang. And then, good thing nilagyan na nila ng rubber dito para makapit pagka sinisipa mo. Nice. Yung pinaka size naman ng tapakan ng rider at saka back ride, tama lang naman ang laki para sa mga Asia o sa mga Asian o sa mga Pilipinong katulad natin. Chrome na rin yung tapakan ng brake dito sa likod. Okay naman din, no? Kinakamay ko pa lang, magaang na, di pa na-adjust. O, ito yung kabilang side ng makina, mga brothers. Sabi ko nga, ang ganda ng kulay na ginawa rito ng Rusi, which is hindi naman masagwa, bumagay naman, classic pa rin naman tignan. Carburetor, no? So by the way, this is a Euro 3 compliance na po. Ayan yung Euro 3 niya, mga brothers. Parang vacuum yan eh. Hindi ko masyadong alam, hindi ako masyadong technical pagdating sa mga ganyan, mga brothers on the wheels. Ito yung elbow ng muffler, ayan. Makapal naman, and also ganun din yung pintura. So ito yung kabilang side ng chassis niya. Ayan, makikita natin yung pagkaka-double cradle niya, no? Meron pa rito support, no? So maganda ito, no? Pang heavy duty talaga.
ito na yung mga butas o yung abang para kung lalagyan natin ng mga sidecar. Alright. Yan. So ito yung pork boots sa kabilang side. Ganda rin. Oh, may logo pa ng Rusi dito sa front telescopic port niya, no? Tama-tama. Hindi naman masagwa. Ayos lang naman. No, kung proud ka talaga na Rusi owner na kagaya ko. Alright. So ngayon, check na natin yung upuan, tangke, at yung pinaka gauge panel ng motor. So mga brothers, yung upuan dito na ginamit ng Rusi o nilagay nila rito sa Macho 175, eh pare-parehas lang din naman doon sa mga iba nating ni-review, no? Kagaya doon sa Skygo, hoy! Wizard 175, hoy! Then also doon sa Euro Daang Hari 175, hoy! Halos same lang, no? Hindi kahabaan, hindi rin naman maikse, tama lang po. And then yung ganun din yung mga style o stitches dito na ginamit, and also yung quality na seat cover. May edge guard dito, which is isa ito sa mga nagustuhan ko sa upuan. Nagbibigay classic sa motor pagdating sa upuan. And then meron din dito yung pinaka handle, which is yung hawakan na inyong magiging back ride. So ngayon meron siyang carrier dito, pwede na siya rito kumapit. And then also ito, dinadama ko, hinihimas-himas at dinaramdam. Bigla niyang pinailalim. Ayos naman yung lambot. Mamaya, check natin pagka inupuan na natin kung meron tayong ipit betlog na mararamdaman. Oh! Alright. So, eto na yung tindig niya mga brothers pag naka-sidestand, no? So, tama lang naman din yung tayo at tama rin lang din naman yung pagkakatagilid niya, no? Hindi ka maiilang na baka matumba yung motorsiklo mo. Yung lapad ng sidestand, eh okay din naman, no? Saktong-sakto, sukat na sukat sa motor. Ayan. So ngayon, sakay na natin mga brothers. Ito ngayon mga brothers, ha, nakasakay na tayo. Akala ko parehas siya sa taas ng Wizard 175. Ito mga brothers, mas mataas itong TC Macho 175 ng Rusi, no? Nakatingkayad ako ng almost 2 inch yung sapatos ko. So by the way, I'm only 5'5 lang po kasama na yung boots, no? Pero manageable ko pa naman dahil abot ko pa, dahil yung tingkayad ko konti lang naman, no? So sa mga 5'5 pababa dyan, eh yeah, yan, may idea na kayo mga brothers kung ano ang aking itsura pagka nandito nakasakay sa Macho 175. Ayan. Tapos yung pinaka tawag dito, yung pinaka seat cover niya o yung pinaka upuan niya, ang ganda rin naman yung lambot, no? Makapal and also makapit naman, hindi ako basta-basta dumudula. So wala ako dito ng ipit betlog syndrome. Ayan. So ayan, tapos mahaba pa yung likod, pwede pa ako matras-atras. Yung tangke, ito yung bukasan. Yung pagkapula niya rito sa ibabo, maganda rin, no? Yung pagkaka-gloss finish na red. Ayan, may sticker ng Rusi dito. Kaliwaan yan. Okay, nandiyan, feel maso. Ayun, duri talaga. Kaliwaan, kabilaan pala mga brothers. Ayan. Yung manibela niya, parehas din naman sa mga ibang Pantla bikes. Ang gusto ko lang dito, chrome yung finish niya, no? Ayan. Nagbibigay classic ulit. Then, meron support dito na handlebar, which is ito nga yung lagayan ng kita ng mga Toda driver. Paano masabi? Daddy, chill. And dito sa gitna, makikita natin yung pinaka-riser ng handlebar. Built-in yan, no? Yung ternilyo na ginamit dito, chrome na rin. Magmula dito sa knuckle post niya. Kakagalit na kawag. Ito yung susian. Nandito na rin yung pinaka-lock ng manibela sa susian, which is good thing, hindi ka na mag-aabot dun sa ilalim kagaya sa iba. Hoy! Pagdating naman dito sa gauge panel ng motor, makikita natin sa kaliwa yung kanyang speed meter na sagad hanggang 120. And then ito yung left, yan mga lalaki, ito yung right, mga babae. Anong kailangan kong gawin? And then ito yung neutral, and also ito yung high beam niya. Sad thing, wala itong RPM kagaya sa ibang mga Pantra bikes na na-review natin mga brothers. Pang malaman mo. Pero good thing, meron siyang gear or gear indicator. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan yung gear indicator niya. Kita mo kung saan cambio ka na at hindi ka malito. Ayan. Dito sa kanan mga brothers, yung handle grips niya, eh halos same lang yung quality sa Wizard 175. Hoy! No, hindi siya ganun kalambot. Meron siyang kunat, no? Pero okay naman.
Tapos okay naman din yung throttle, responsive naman, ayan o. Adjust mo na lang, depende sa preference mo yan, no? Ito yung preno sa unahan, yung brake lever niya, okay naman din piga-pigain. Kahit hindi pa na si setup, meron ding cover para hindi basta-basta marumihan. Ito yung patayan ng headlight mo, no? Ngayon, naka-off siya, park light and also yung headlight. Pero sad to say, wala siyang park light doon nang chinek natin, no? Sama ko, bakit hindi pa nilagyan ng Rusi? No, sana nilagyan nila. Maji. And then meron din itong hazard o emergency light para sa turn signal lights mo. Meron na, on and off, di ka na magpapalagay. Ito yung electronic start ng motor. Pagdating naman dito sa left side, ito yung left and right. Madali rin naman na pindutin. At madali naman din ibalik sa neutral position kung papatay mo na. Ito yung busina. Ito yung low beam, ito yung high beam. Sad to say, wala itong flasher. Ayan. Ito yung pinaka clutch lever mo. Okay naman din na piga-pigain. Ayan, oh, hindi naman din matigas kahit hindi pa na-adjust. Ito yung pinaka cover ng brake or clutch lever mo. Kulog hastil. Yung turn niya, okay din yung mga pagkakasagad. Malaki rin naman, no? Hindi ka mahihirapan. Tsaka kahit nga nakatingkayad ako, madali ko pa rin manubra, no? Hindi ako mahihirapan na mag-reverse sa mga makikipot na daanan. Ayan. Alright mga brothers, tapos na nating ikutan itong motorsiklo ng Rusi. Ito ang Macho 175. Comment nyo naman kung nagustuhan nyo ang motorsiklo na ito. At ito nga ang mabenta nila pagdating sa kanilang Pantra bikes para gawing tricycle o lagyan ng sidecar. So, iuhuli na natin yung pinaka ano ba yun? Isang motor, yung AX7 na Suzuki at saka yung Motorstar Star X ba yun? O X-Star 150 ba yun? Yun yung ano, naalala ko eh, no? So, yun pa. So, also, mag-suggest din kayo mga brothers, baka meron pa tayong nakaligtaan pagdating sa Pantra serie natin para madagdag natin sa playlist ng ating channel. Alright! So, see you again mga brothers on the wheel. Bye! Have a great time! Oo nga pala mga brothers, kung naghahanap kayo dito sa internet ng mga motorcycle parts, accessories, and motorcycle gear, maaari niyong bisitahin ang mga motorcycle shop na pinupromote ko dyan sa Lazada. Make sure you have a Lazada apps and account para maka-order kayo at COD naman yan. Hanggang sa muli mga brothers, ako po si Ark ng Short Moto. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ride safe and cheers!